now having Zoom with my teammates. Ayan, did you see that? Ayan. Okay. So, ayan, we're gonna start our Zoom with at Norma Pugay and Mary Grace Stein. Okay, so just watch. Okay. All right. Okay, hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon. It's Tuesday. Nandito ako sa Okinawa. Nandito ang ating mga ka-partners. Nandito si Aikachi, nasa Tokyo. Si Ate Norma Pugay naman ay nasa Antamente, bandang Tokyo din, di ba? Alright, may isa akong picture dyan kasi I'm going to share later. Parang apat tayo. May long hair at short hair. Oo nga, no? Okay, say hi, Labi. At hi! Good afternoon, everyone. My name is Aikachi. Okay, I'm here in Tokyo now. After, katatapos lang naming mag-Zoom ng mga Sapphire meeting. So, i-share namin sa inyo kung ano yung mga napag-usapan sa Sapphire meeting. Okay? Ate Norma, it's your turn. Ate. Ate. Hello, ate. Nakamute ka ba? Nakamute ka, te. Unmute. Nasa labas si Ate Norma eh. Ay, Ate mahina Norma, siguro yung signal ni Ate. Baka mahina yung signal. Okay. Mm-hmm. So, si Ate Norma is nasa labas ngayon. So, ang pag-usapan natin ngayon yung ating, actually, yung ating meeting kanina. Yes. No? So, before that, before sa ating meeting kanina, last November, anong araw ba tayo start? For 9 weeks. Okay, na daw si Ate. Okay, for nag 9 weeks, for 9 days na nag-attend tayo ng ano ng seminar, di ba? Ito kanina sa virtual seminar. Okay, i-mute natin sa atin. Okay, so nag-attend tayo ng virtual GoPro challenge, no? Yes. Yung 7 days. Mm-hmm. Napakagandang event 'yon, every day, 'di ba, Labi? Oo. So anong mga may share mo doon, Labi, sa ating kumusta? Nagustuhan mo ba yung ating event ng GoPro ni Eric Quarry? Oo, nagustuhan ko talaga siya kasi alam mo kung bakit. Ang daming ang dami kong na-realize doon na mga bagay-bagay na kumbaga kaya ko palang gawin 'yon. Pero hindi ko ginagawa dahil nauuna yung baka sabihin nila ganito, ganyan-ganyan ako, 'di ba? Yung ganon. Pero dahil nanood ako ng GoPro, nakita ko kung paano nila yung mga peer, paano nila labanan. Hindi nila iniisip yung mga sasabihin ng mga nasa paligid kasi ang naka-focus ka lang talaga doon sa ano na gusto mo, 'di ba? Yung why mo and then yung goal mo, yung mga gusto mong talaga para sa kung bakit ka nasa network marketing, kung bakit ka nasa ganitong klase ng lifestyle. So, dapat pala ganun lang. Huwag mong iintindihin yung mga sasabihin ng iba. At syempre, kailangan talaga number one talaga na lagi nating tatandaan talaga. Yun yung number one na talagang tumanim sa utak ko na kahit gaano ka ka-successful, kahit gaano ka, sabi nga nila wala yan sa dahil nag-graduate ka ng mataas na status ng degree, kahit anong degree mo, kahit sino ka pa, kahit gaano ka kasikat, no? Wala yan diyan. Ang pagiging successful nasa character. Yon. Yun yung pinaka the best na nagustuhan ko doon eh, nasa character. Kasi kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, pero kung yung ugali mo is hindi okay, hindi ka magsasucess. Hindi mo makukuha lahat ng dream mo. And then, yun. Focus lang talaga. And give time. Yes. Great factor na nakuha mo dun. Oo, yun yung great talaga. Great factor, no? Kasi minsan hindi mo maiiwasan na maihiya ka eh. Kasi syempre, hindi naman tayo nakapagtapos, di ba? So, minsan parang yung confident mo, matatalo ng emotions na, nakakahiya, baka kung anong sabihin nila, yung ganon. So, ngayon, simula nun, pakiko, bakit? Eto ko eh, di ba?
Kung ayaw nyo sa akin, okay lang. Basta ako, gagawin ko to. Yes. Oh, imagine na, nagganun, nag-angel snow ako dun sa Odakyu Department, dun sa may ano, train station. Yung nagkuha ng video sa akin, nashock siya. Sabi niya sa akin, anong gagawin? Nani sulundes ka? Sabi ko, magle-lay down ako doon. Snow angel, ano, dance. Sabi mo, ha? Sabi niya ganun, really? Sabi niya ganun, nani? Sabi niya ganun. Sabi ko, just took me a video. Sabi ko, just take me a video. Ayun, kinuha na niya akong video. Tapos, humiling siya ganun after eh. Sabi niya, hentong gusto, lahat ng taong dumadaan, imagine mo gano'ng karami ang tao na dumadaan doon, humila-hilata ako doon at nagaganon ako. Nakakahiya siya akin. Pero, after noon, yung bago ako nag-approach doon sa, nagkuha sa akin ng video, hawak ko yung phone ko, nanginginig akong gano'n, no? Kasi hiyang-hiya ako. Sabi ko, ano kaya mangyayari? Ano kayang result? Pero sabi nga ni sige lang, titingnan yung ano mo kung kaya mo 'yan. Alam mo, nakakatuwa after kong gawin 'yun, yung pulang-pula ka, 'di ba? Pulang-pula ka tapos yung nanginginig ka, nawala yung nginig mo. Parang ang feeling ko noon after ko siyang nagawa, nakalutang ako sa langit na parang sobrang saya ko. Nakalampas ka sa, parang nag-jump ka dyan. So, yung iba talaga yung feeling ko na, wow. Tapos lahat ng tao nakatingin sa akin na, parang nagtatanong yung mga tingin nila sa akin. Kasi kumbaga, dun ko na-realize na kapag positive kang tao, may makita kang ganun na parang ukashi, parang hen, yung mga parang, anong klase ba yan, ganun? Hindi mo iisipin na, yuck, ano yung ginagawa niya, nakakahiya. Pag pala, positive kang tao, hindi mo maiisip na nakakahiya yung ginagawa ng taong yon. Yun pala yon. Yes. Na iisip, ay, alam mo sigurado ano yan eh, meron niyang purpose kaya niya ginagawa yan. Ganun yung maiisip mo pala. And after kung nagawa yon, alam mo ba ngayon, kahit may makita ako sa news or sa daan na kung ano-ano na parang sa tingin ko, pag nakikita ko dati, nagugulat ako, nakakapag-isip ako ng ano ba yan? Parang ganun. Ngayon hindi na. Oo, nagagawa. Yes. Naiintindihan ko na bakit nila nagagawa yon. Dati kasi hindi, ano ba yan? Nakakahiya yan, Diyos ko po. Yung mga ganon. Hindi na. Oo, nawala na yon. Doon ko na ano, yun yung sabi ko, kaya nung nag-ano si Eric Worre, yung another na lesson, di ba? Talagang bumili na kaagad ako. Hindi na ako nagtanong sa iyo, Labi, 'di ba? Ipinorward ko na kaagad sa iyo na bumili na ako ng ticket. Hindi na ako nagtanong. Talagang nag-decide na ako kasi alam mo 'yon. Gusto ko kasi Labi na matuto ako na meron akong matutunan na sarili kong ano, alam mo 'yon, yung sarili ko na ako mismo nag-invest sa sarili ko. Kasi halos lahat ng natutunan ko is galing sa iyo. Sinishare mo sa akin, sa amin, 'di ba? So parang anong tawag 'yon? Parang ano na puro na lang laging na lang kay Labi. So i-try ko naman mag-invest ako para sa sarili ko. Yung sarili ko nagagastos din ako. Kasi lahat ng sineshare mo sa amin, binibili mo, 'di ba? Pinag-aaralan mo, nag-i-invest ka. Eh kami, ang invest lang namin makinig, 'di ba? Mag-ano. So parang iba pala yung feeling pagka yung ikaw mismo, iba pag sarili mo. Yes. Pag sarili mo na ininvest mo, gumastos ka, iba pala yon. Kasi magkakaroon ka ng ano na talagang aralin mo siya, tapos parang pag isinier mo siya sa ibang tao, confident ka. Kasi ikaw mismo yon eh. Yun pala yung pagkakaiba nun, Labi. Kasi kahit ang dami kong natututunan sa'yo, kung minsan, kahit ishare ko siya, parang feeling ko, hindi sila naniniwala. Kasi alam nila na natutunan ko lang din 'yon sa'yo, galing sa'yo. Kumbaga, parang 'yun nga, parang sabihin na natin libre, 'di ba? Syempre, sabi nga nila, ang mga hindi nagsasucces talaga is yung mga mahilig sa libre. Pero tingnan mo yung mga taong hindi nagpapalibre, asahan mo, 'yan yung successful sa lahat ng bagay. Which is
kung ini-analyze, oo, Labi, kung kapag ina-analyze, alam mo ba pag ina-analyze ko talaga yung mga nakaraan sa buhay ko, totoo talaga, yung mga taong hindi mahilig sa libre, yun ang successful. At yung mga taong mahilig sa libre, hanggang ngayon, ano pa rin sila, di ba? Alam mo yun? Mm-mm. Yun pala. Totoo pala talaga yun. Invest yourself. Oo. Parang napatunayan mo, hindi lang sa isang tao, kundi dun sa napakadaming tao. Yes. Diba? Oo. Ang sa GoPro, yung mga nagsalita, ang dami-dami nun. Oh. Hello, Pai! Talagang ganun pala. Hello, diba? Pai! Okay. Okay. So, ako naman, ang takeaway ko doon, tapos na natutunan ko doon sa event na yon is, it's your story. Lahat ng nagsasuccess is my sariling story. Totoo yan. So, maraming tao na may sariling story, hindi nila sinabi kunento yung story nila. So, walang nakakaalam. So, maraming tao na tumitingin sa atin, ano kayang ginawa niya? Nahiya silang tanungin ka. Bakit kaya, halimbawa, dati, hindi naman niya nakapag-aral. Ba't kaya ganyan na yan siya? Nahiya silang, uy, di ba hindi ka nakapag-aral? Anong nangyari sa'yo? Nahiya silang tanungin tayo. Yes. Pero kung tayo yung mag-share ng story natin, alam mo, ganito lang yung ano, high school graduate lang ako, nag-japan ako, ganito yung nangyari sa akin, ngayon na, ganyan na. So, ito na yung na-achieve ko. Then, nakikita nila, dahil sinabi mo, kinento mo yung story mo, nakita nila na, ay, nagawa niya nga, magagawa ko rin niya. Totoo so, yun. Yung networking, yung success ng networking is how you share your story in the world. Ganun lang pala yun. Paano mo siya ikukwento in your own way? Yung talagang nangyari sa'yo, sabi mo nga, kung kinento lang sa'yo, itinuro mo sa iba, hindi sila maniniwala sa'yo, sigurado ka ba sa tinuturo mo? Yes. Tinuro lang sa'yo eh. Pero kung ikaw mismo yung nagturo ng galing sa'yo, iba yung dating. Bilib ako dyan kasi turo niya talaga yan eh. Nakigaya lang yan. Iba yung nakigaya lang. Doon sa ginawa mo talaga, experience mo, di ba? Yes. Ha? Sarili mong ginawa. O, tuturuan kitang maging ganito. Tuturuan kitang, halimbawa, tuturuan kita mag-present, mag-network. Ikaw, hindi ka pa naman nakapag-present, hindi ka pa nakapag-network. Tuturuan mo yung isang mag-network. Hindi sa'yo maniniwala. Hindi, kasi ganyan yung ginawa ng kaibigan mo. Yung kaibigan mo yun, sa kanya ako magpapaturo, hindi sa'yo. So, yung telling your story, dun pala talaga, yung story na yun. At yung story, ito yung isa ko pang natutunan, na lahat sila is nakita nating successful na ngayon. Ang dami pala nilang pinagdaanan na usually, hindi nila tinuturo sa kanilang mga team. Yung dinaanan nila, kasi actually, pag sinabi mo na ang dinaanan mo, halimbawa, tatlong taon na wala pang kinikita. Kahit si Eric Worre, tatlong taon na wala pang kinita, no? Kung halimbawa, nag-network siya, kunento niya, tatlong taon na ako bago pa ako kumita. Yung mag-join pa lang, hindi na mag-join. Ay naku, tatlong taon pa pala, wag na, out na ako. No? So, naikikwenta nila yan in a world like this, sa social media, then, yung taong makikinig sa'yo, yung taong marunong lang umintindi. Ay, very true. Oo. So, kaya maganda pala na imbis na i-share lang natin dun sa group natin, i-share natin dito sa social lahat. Media. Yes. Kasi, malay mo, yung group natin hindi nakikinig. Wala silang pakialam. Kahit ano sabihin, magdaldal ka pa dyan, hindi sila makikinig. Pero dito pala sa whole world, maraming same-minded people, like-minded people, na dun pala yan sila, nakaka-relate ako sa kwento niya. So, yun pala yung networking. Dun pala nag-uumpisa. So, yan yung big takeaway ko doon na how we tell our story is how we can convince people. Diyan na rin natin sila ma-iinganyo na makinig or alamin kung ano ang meron tayo. So, yun pala yun. So, Ate Norma, may ma-share ka? Ate? Nasa labas pa yata. Ate? May share ko? Ano yung mga doon sa ng GoPro? Oo, napapansin ko rin yun. Kaya lang.
May share ko. Tama yung sinabi niya, no? Ni Ai. Lahat ng sinabi niya, exacto sa mga, ng mga dapat talaga. Hindi yung puro libre lang. Totoo yun. Kaya lang, yung, at saka isa pa, yung effort ba ng isang tao? Yun, yun lang yung ang ano ko nga sa ngayon. Sa ngayon kasi, very ano ako ngayon. Pero I fighting ba? Oo, at the same time, meron napaka isang taong napakaganda ng puso. At tinanggap ako ng buong puso. Bless ako ni Lord. Yung bang may gabay tayo. Yes. Alam mo kasi ate, ganun. Lahat naman ng bagay na yung ginagawa natin. Again, business, yung ganun. Lahat kasi yan. Nakikita yan ng taas. Ginagabayan tayo. Hello, ate, yung lahat ng effort natin. Ano ba yung mindset natin? Ano ba yung magandang patutunguhan natin? Tama yun, lahat pinag-aaralan. Ano ba yung, kasi maraming question, ang buhay natin kasi maraming question. Pero at sa nangyayari ngayon sa panahon na ito, itong pandemic na to, dapat tayo hindi na tayo mag-question. Huwag na tayo mag-question bakit nangyari ito, bakit. Ang instead na question na lang natin, sabihin na lang natin na lahat ng bagay na napapag-aralan natin, gabayan na lang tayo. Siyan manguna sa atin, manguna sa daan natin, para yung lahat ng ginagawa natin, ng mga effort sa kapwa natin, sa pansarili natin, lahat yun ma-achieve natin sa in one click pagka talagang inano ni Lord na ganun ang ibibigay sa atin. Kita mo, mga milyonaryo tayo. Hindi lang tayo milyonaryo, bilyonaryo pa, trillion na. Ano ko ng trillion? Kasi, totoo yan. Yan ang maganda, positive lagi. Kasi once kasi tinitingnan natin ng negative side, wala, ano, yung parang hindi ka makakapunta doon sa patutunguhan natin. Alam mo yun. Tapos at the same time ang ganda pa, andiyan yung nagagabay sa atin, lalo na yan si Mary, si Grace. Grace, gabayan niya ako sa Junes. Ito si Miss Ramona. Sure. Wala tayong camera. Join ka sa mga meeting, sa mga Zoom, no problem. Sasali lang kayo. Kasi ako, actually, nagpa-practice lang ako. So, at least may nakikinig, no? Sa aking mga practice. Kasi in the future, alam mo naman, syempre, may pangarap din tayo sa buhay natin. Pagdating ng panahon is, makukuha natin yan. Tama. Si Lord na nga, sabi nga ni Ate Norma, si Lord na ang bahala sa atin, mag-compensate, no? Mm-hmm. So, alimbawa dito, free man yan na ginagawa ako, wala akong ano dyan, tinitake na bayad or anything, pero si Lord na ang nagbibigay sa akin ng kapalit pa. Alam mo yun? Parang hindi ako nahihirapan, tapos yung pag may kailangan ako, andyan. So, parang, wow, parang ang bilis naman ang action. Diba? So, hindi na dumadaan sa commission, no? Na direct nang binibigay. So, isa yon. So, napakaganda nung lesson na yun. At talagang, kumbaga, nabuhayan tayo ng loob na, don't worry pala talaga. Kasi, lahat nga pala talaga sila is talagang naghihirap. May time na wala ka pang kikitain. May time na talagang mag-aaral ka. Talagang yung personal development natin at saka yung leadership. So, lahat tayo at saka magtutulungan. Mm-hmm. Yun pala ang pinaka-importante kasi, tingnan nyo yun, lahat yun, iba-ibang companies, pero nagtutulungan sila. Kasi, one day, sino ba sa atin ang, halimbawa, wala kang toothpaste? Wala naman, hanapin mo ang toothpaste doon sa iyong company na wala naman tinitindang toothpaste. Hindi ka na pala mag-toothpaste, di ba? Uh-huh. So, yun. Katulad nung ako, yung isa kong friend is ang business nila, itong Relo. So, wala naman tayong Relo. Wala man ako mabibili sa ating Relo. Di doon. So, ganun yun. Because, yung networking is community.
na ano din. Unity ng like-minded people. So anyway, mag-move tayo dun sa meeting kanina. Okay. So isa-isa lang muna natin, yung ano lang muna Labi ang i-share natin, yung hanggang sa evoke lang muna. Kasi okay, yung nauna lang muna pa isa-isa, no? Mm-hmm. So i-share ko yung ano, yung evoke kanina. Yung, sa Zoom may natin. May question si Miss Ramona. Ano ba daw yung evoke? Ah, okay. It's okay. Oo. It's okay. Ano ba yung evoke? Essential oils. Ah, essential oil. For what? Ano benefits magagawa sa katawan natin? COVID. Ah, COVID? Sa yan. Sa COVID. Hindi siya actually sa COVID. Ano? Ayun, ako makasin sa iyo. Ito naman. Hindi. Yung essential oil. Kasi pang ano sa ano, protection for COVID din at the same time, right? Ano, yung essential oil, yan yung ginagamit long time ago nung ano, yung time nung sa mummification. Mm-hmm. Alam niyo yung mummification, yes, diba? Yes, mummification. Hi Larry, good afternoon. Yung katawan ng namatay na anong tawag dito, binabalot siya ng white cloth. Yes, yung mummification. So, pinupuno siya ng essential oil. Kaya yung body niyo after many years, intact pa rin. So, kumbaga, pinapatagal niyang para hindi mabulok. Pinoprotektahan niya para hindi mabulok. So, yung mga sakit Elisa natin, usually, nag-o-oxidize. Kumbaga, kinakalawang. Kinakalawang yung katawan na, sa loob ng katawan natin. Kaya tayo nagkakasakit. Yes. No? So, parang, kumbaga, nabubulok. May nabubulok na mga, dahil nga sa oxidation, dahil may oxygen. No? So, itong ginagawa ng essential oil is it para inano niya, kumbaga ini-stop niya parang antioxidant na rin. Antioxidant. Okay. Oo, yes. Para hindi mag-oxidize, para hindi mabulok. Okay. So, yun yung ginagawa niya. At saka isa pa, nakakapag-relax, nakakapag ano, paganda ng mood natin, nakakapag pa genki sa atin. So, yun yung ano, nag-umpisa okay. Doon sa I'm sorry. Sa mummification. Na, how do you take it? Like applying? It's no. Not essential oil. It's not inside, it's outside. Okay. Ito, nasa bote siya. Uh-huh. Pwede mo siyang amuyin lang. Pwede mo ilagay sa diffuser. Wag mo, iiwasan mo na dumikit sa skin, ha? Oh! Oh yeah. My God. Buti na lang. Okay. Hindi, kasi syempre may citrus. Minsan ma-update ng content, diba? Oh, kasi so. May... So, ganun lang. Amuyin mo lang siya. Okay. So, parang inaamoy-amoy lang siya. Essence, then, yeah. Meron essence, din, right? Meron din siyang kasamang diffuser na para ilagay mo sa living area or sa room mo, ganun, para lahat makaamoy. And then, ano siya, nakakalinis din siya ng air. No? Oh, how about using it in my, not inhaler, what do you call that, air cleaner. Ano, hindi pwede. Hindi siya. It's like parang drop, lalagay mo sa tubig. Nalabas yung tubig sa air cleaner. Pwede rin. Pwede rin. Ano humidifier para magano, pero may tubig. Pwede rin, pero hindi siya advisable talaga sa idinadrop sa water kasi ano? Kasi yung formula na ginamit nila dito sa Evoke is talagang ano siya very natural, wala siyang ibang halo. So talagang ito yung gumawa kasi ng Evoke natin. Siya yung ano eh, yung anong tawag dito? Yung gumawa ng yung pinakamahal perfumer, no? So very very ano yan. Alam mo yung pinaka ng Tom Ford. So isipin mo na lang bawat isang perfume ng Tom Ford kung gaano siya ka-expensive. At tapos, alam mo yung tipong kahit konting iganon mo lang siya is grabe yung amoy niya. Intense. Masyado siya intense. Oo. So. So, ganun ang Evoke. So, kahit ilagay mo lang siya sa cotton buds, ganyan, ilagay mo siya sa part na halimbawa kung nanghihinayang ka na maamoy ng lahat, gusto mo ikaw lang, pwede mo siyang ilagay sa ano ng unan mo, ganun-ganun mo lang siya ng konti para maamoy mo siya habang natutulog ka, para ma-relax ka. Kompleto siya ng flavor, no? Ang flavor niya, meron siyang energizer, clarity, enhance, balance, defend. Yung defend, magandang gamitin ang defend ngayon lalo pag lumalabas tayo,
no? Pwede mo siyang i-drop lang ng konti sa mask mo pag lumalabas ka para yung bacteria, yung wheels, ma-guard niya, ma-defend niya. No? Well, this is what you're talking about. Okay. Yes, okay. Oo. Yeah. Tapos, mapapansin natin minsan, kapag matagal tayo sa labas, na wala na ano, masyadong malamig, di ba? Sumasakit yung lalamunan natin, di ba? Medyo parang nag-iiba yung voice natin. Pero kapag sinubukan mo na yung mask mo, lagyan mo ng defend. Ako, na-try ko kasi yan. Lagyan mo ng defend. One drop lang ng defend? Yes. Well, I mean... Ano lang, drop lang? Konting-konti. Kasi konting-konti lang. Dito, medyo... ilagay mo ng malayo-layo konti. Oo, so. As in, konting-konti lang talaga siya na kailangan hindi siya madidikit sa skin mo. And then, naaamoy mo kasi yon. Alam mo ba, nawawala yung sakit ng lalamunan? Kasi parang yung bacteria niya, pinapatay niya eh. Ang nasisinghot natin, nakiklean. Yung nasisinghot na nating air, malinis na. Oo. So, yung mga bacteria niya, nawawala. Oo. Oo. Lahat ng pangalan nito, lahat ng flavor, lahat yan may result. Meron siyang purpose para sa atin. No? Yung balance, para ma-balance niya yung ano natin, yung sa, anong tawag yun, sa ano ng health natin, ibabalance niya. Mm-mm. Lahat yan. Pero bilang maganda, depende, no? Depende. Lahat sila maganda. Lahat sila maganda. Pag binili mo pala yun, set na siya. Yes. Diba? Oo, set. Ah, okay, I get it. Akala ko kasi paiba-iba. Set na siya. Oo, pag binili mo siya, ay set na siya. Actually, meron nga tayo ngayon na buy one, plus one. Kaya lang walang kasamang diffuser to. Bibili ka ng diffuser kapag wala ka pang diffuser. Kasi kami may mga diffuser na kami. So, applicable to sa amin. As in, napakamura na niya ngayon. Imaginin mo, 12 pieces. I-share mo, Labi. 12 pieces ng oils, no? Kasi isa lang ang bibilin mo dito, isang set. Pero 12 pieces na siya. Diba, ang tagal. Alam mo ba ako yung aking, at saka napakatipid nitong gamitin, promise. Alam mo ba yung aking isang oil, ano ba itong ginagamit ko? Ganito yung diffuser niya. No? Yeah. At alam mo, ang maganda, tingnan mo, eksasample ko ha. Yan. Sa first touch, on. Yan. Yeah. Yan. Hindi nakikita labi. Ha? Ay. Walang nakita. Hindi pala ako naka-screen pala siya. Oo, hindi pala nakikita. Yan. Yan. So, maganda yung that diffuser. I mean, you have to buy it sa Junes din, di ba? Yes, sa Junes. Oo. Okay, I think I can open my website para makita ko kung makaan. I-open mo yung website mo. Makikita mo yan. So, i-ano lang natin to para makita ng lahat. Yes. Kasi nire-record ko. So, okay. So, ito yung evoke, no? Kailan to start? 12:03. So, yan. That is the evoke. Yung buy one, ano yung buy one? Thursday hanggang 7. Hanggang Monday. Buy one, pay one. Yan lang ba ang promo nila ngayon? No, marami. Marami. Di ba lang, yan na muna yung maunahin o una. Ito yung ano, ito yung ngayong December 3, pinakamaaga December 3. Yung iba kasi may sunod-sunod siya ng date. Hindi siya sabay-sabay. December 3. So, itong magandang promote natin ngayon, ito muna. Yes. Oo, so, yan muna. After ng ebook, magagawa ulit tayo ng another panibago video para dun sa sunod. Kasi minsan, nalito na sila, yun ang gusto nilang bilhin, tapos nakalampas na to, gusto pala nila nito. So, Dani, tama ka dyan, may point ka dyan, Labi. Ang dami nilang pipilian, nalilito na sila. So, ito muna tayo sa 21,980, including na dito yung 60 CB. Hindi pa, ano? 60 CB mas. Pero makakamura ka na kasi kung bibili ka lang yung hindi pa promo, 21 na talaga siya. No! Kapag ka hindi promo to, san mang Roxeng ka na? San mang Yongseng Yenggurai? Plus delivery fee, plus tax. Ah, okay. Yes, with diffuser yon ha? Ah, with diffuser na yes, siya. With set na yon. Set na yon. Pero isa lang yon. But this one, 12 piraso siya, oh.
Hindi pala. Sampu pala. Sorry. Sampu pala. 2-4. Sorry. Sampu pala. Mm-mm. 10. Diba? 10 siya. Ang isang set is ganito. Nasa ganyan siya. 5 na, anong tawag dito? 5 na essential oils. So, iba-ibang, iba-ibang amoy. So, merong defense, merong eyes, and hands. Oh, ang ganda. Yun pala yung iba kasi yung sabi na pang-COVID. Hindi siya pang-COVID, pero yung lahat yun. Clarity. Yeah. Balance. Bacteria. Yes. So, yan 60 CD, may points pa yan. At saka merong travel points papunta ng Dubai na 3 points. So, may points. Wow! Pandemic pa. 1+1. So kahit hindi matuloy ang Dubai ngayon sa itong susunod is nasa bank yung travel, nasa travel bank yung inyong points, so magagamit pa rin next. Oo, next so, na travel. Oh, ayun. Ayun, ang dati pala siya 30 something. Yes. Free delivery, smart delivery. Ay, hindi pala. Ah, at Labi, i-commercial din natin tong Labi, yung 100 CV, kapag nag-avail ka ng 100 CV na smart delivery, free na ang delivery fee. Hindi ko maintindihan, ano pa yung mga smart delivery? Because, kailangan bang mag-avail ako ng mga smart order na tingnan? Every month, dapat meron kang 60 points na bibilhin. Yes. Para yung points mo, maipon. Okay. Free na. So, hindi na magbabayad ng 770 sa delivery. Kapag ang pinili mo ay 100 points. Pero monthly yan, darating dito pag ginawa ko yan, di ba? Yes. Oo. Mm-mm. Okay. Ang maganda dito kasi, Miss, ang maganda kasi dito kapag ka ito na continuous mo yung smart delivery mo every month, yung mga points na pumapasok sa'yo from your team, lahat yan hindi magpa-flush, maiipon, and then one of these days, magugulat ka na lang na dyan ka makaka-earn kasi ng mga commissions sa points. Oh, I see. So you should, kailangan lagi mong minomonitor yung mga points mo. Dapat every month. Every month. Okay. A network marketing, merong every month. So, pag hindi nag-every month, mahihirapan mag-success. Yes. Ayun. Okay, so. So, every month, 60 points. Yes. Kunyari, nakalimutan ko. Kasi, one time, I remember I asked Grace about yung mapa-flash yung points pag hindi ka nag-monthly. Diba? Yun yun, Grace? Yes. I remember I asked. Minsan nakakalimot ko ang margin ng kaya pala pa yung smart delivery ka lang, monthly kang deliveran. Oo, kaya mas maganda na yung smart delivery. Para oh, sure. Ayun nga. Hindi ko, nakalimutan ko itong month ng November, dapat meron ako orderin para may sick. Baka na-flash out na yung ano ko, no? Yes. Napa-flash na. Napa-flash na. So, meron kang, bibigyan ka naman nila ng palugid within hanggang 7 days. Meron kang email na marireceive na kailangan mo ng mag-smart delivery. So, from the date nung smart delivery date mo, kailangan from there, 7 days, makapag-order ka para yung points mo, sunumama, mag-stay. Hindi ma-flash. Wala, this time, walang nagbigay, hindi ako binigyan ng genesis ng That's impossible. Lahat yan, kahit even if you're not active, lahat yan nakaka-receive ng email. I-check mo lang yung email mo, yung email na ipinorward mo sa kanila, sure na nandiyan dyan yan. Okay. And then, follow up mo rin yung upline mo kasi nag-i-email din sila sa upline kapag ang kanilang member, ang kanilang mga downlines, hindi nakakapag-autoship. Ang upline, may mga nare-receive din yung email from Jones na sinasabi nila na follow up your downline kasi hindi siya nakapag-avail ng smart delivery yung due date niya. Meron yan. Yes. Junes is so very upgraded. Napaka-upgraded ng Junes. Oo. Kaya ayaw pumasok sa akin. So, i-check. Yun tatandaan natin na huwag mawala kasi sayang eh. Kasi doon lang tayo kikita. Yun ang way to make money. To make rank.
ano, prevent your points. Oh, tama ba yung English ko? Prevent your points. Yeah. Okay. Prevent from losing. Yes, prevent from losing your points. No, kasi diyan tayo magkakaroon ng commission. Galing-galing na ni Aya. Siyempre, ate. Thank you. I love it. I love you. Love you. Explain mo itong, ano, itong starter kit $1. Oh, yes. Asan na ba yan? Itong, so we have, meron tayong ano ngayon, meron tayong, nasa na ba yung aking starter kit na iyan? Sandali ha, hanapin ko muna yung ano. $1 na starter kit. Para maano natin ang promotions, no? Ng ano, ng para yung mga rank natin magsitaas. Meron na naman silang promo para meron na naman silang promotions. $1 na naman ang ating starter kit, no? Starting ito nung ano pa to eh, nung November 11 hanggang January 1st. No? 21. Is, ano to? January 1st. Oo, okay. Hanggang January 1st ng 2021. No. Anything. Any product. Yes. Basta new member. Ah, new member na. Yes. Kasi yung starter kit, ang price niyan in Japanese yen is San Senkyu Haku Kyuju yen. No? Mm-hmm. So, in Philippines, 1,600 pesos. Yeah. So kapag ka may starter kit ka, meron kang website, pwede ka nang mag-business. No? So, okay. yun yung difference. So, kapag ka itong starter kit na ito, maa-avail mo lang 'to kapag ka bumili ka ng ano package. Let's say for example dito sa Japan, bumili ka ng package na anong tawag dito? Package ng basic package. For example, basic package ng reserve. Ang basic package ng reserve, kapag normal price, pag normal price yan, San Mang Rokseng plus the delivery fee, no? Pero dahil ang starter kit is $1 na lang, San Mang Sanseng na lang siya. Okay. Oo. So, mababawasan siya ng Sanseng Plus, ganon, diba? So, in Philippines, mga magkano kaya in Philippines? Anyway, hindi ko pa na-check kung magkano sa Philippines kapag ka-package yung binili mo. Kasi usually, 50 lang, ang package nasa 15K plus. Oo, nasa 15K eh, ang package sa Philippines. Malaki, babawasin mo yung $1 lang na starter kit. No? Around the world kasi to eh, hindi lang naman to sa Japan, around the world to. So malaki yung ma-minus mo kasi magkano rin yung 3, magkano rin yung 16, 'di ba? Sayang din yun, no? So ang babayaran mo na lang kapag anon, mga siguro mga nasa 50 pesos na lang, ganon. Doon mo siya maa-avail yung starter kit. Hindi kapag package. Pag hindi ka bumili ng package, ganun pa rin yung price niya. San Senkyu Haku Hachiju yen and 1,600 pa rin. So, kailangan talaga i-avail mo yung package. Yes. Mm-hmm. Yun yung starter kit promotion. Thank you, mga darling. You're welcome. At lagi nyong tatandaan, ano. Oo. I Black think, Friday 2020. Oo. Ito, tapos na ba tong Black Friday? No, continuation siya hanggang December 4. Hanggang 7. Yes. Yung Black hanggang Friday na yun, four. Yung sasabi natin promo ngayon, mga promo-promo. Yes. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng Founder Package? Ano bang name mo? Oo. Ako si Ramona Ohashi. Ah, Ramona. Okay, Ramona. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oo. Itong Founder Package, alam mo ba kung anong pagkakaiba ng Founder Package? No. Yun. Okay, Labi, it's your turn to explain. Sabay ganun na. Ipinasa! Okay. Itong Founder's Package, isa siyang package na worth nasa 2,000, nasa 25 lapad. So, yung package na yan, ang mangyayari, ang Junes, 2% ng total year na ano nila, na sales, no? So, yung 2% nun, yung 2% ay pag-aakyat ng mga founders, members ng founders.
So yung 2%, no? So yung 3%, paghahatian ng mga diamond. So ngayon, makakasali ka lang dyan kapag ka ikaw ay bumili nitong founder's package. Founder's full package. So, ang mangyayari, halimbawa, naging found, bumili ka niya. So every month, meron siyang, may rules na dapat every month meron kang nag-o-order sa iyo ng authorship na 5 people pataas. Okay, I got it. So, dapat meron ka niyan. So every quarter yan sila nagka-count, no? So kung magkano yung per share na nangyari, halimbawa ang per share is $10. Tapos titingnan yung points mo. Kung hello, ilan, Kuya Johnny. 10 points is equivalent to 1 share. So ibig sabihin may 1 share ka. Depende sa iyong points, dun magbabase itong share kung nakailang share ka. So yung points is very important in many ways. Kaya yung 60 saving points na yun dapat iniipon. Iniipon mo yung 60 CB mo. Every month, nag-o-order ka para maipon mo lahat ng points kasi yung mga points na yan, nagiging cycle. Nagiging cycle na napapakinabangan pa dito sa bonus pool. Okay. So, yan yung ang importante. Na ikaw makakasali ka lang dito sa founders, 2% ng sales. Ang Genes, merong sales na 1 billion a year. Mm-hmm. So, yung 2% is yun yung kung ilan yung nakakwenta nila doon, yun ang paghahatian para sa founders. Okay. So, yung mga founders, kung ilan yung points nila, doon makikita kung ilan ang share nila. Okay. So, doon sa share, pag sinabing ang share mo is 10, kung magkano yung rate ng first share, yun ang ibibigay sa'yo. Mm-hmm. So, yun naman ay makikita din dyan sa J-Mobile natin. Punta lang kayo doon sa my business, sa business part ng sa menu, sa J-Mobile, J-Office. Then, nandun lahat ng instructions. So, anything na kailangan nyo malaman, nandun siya, may instruction doon. So, babasahin na lang natin. So, ganun lang yon. So, para kang nag-invest sa isang stock market. Okay. Alam mo na mura. Pagdating ng panahon, tumaas, no? Uh-huh. So, pagdating ng panahon, ang sales ng Genes hindi lang 1 billion, baka 2 billion, 3 billion, uh-huh. Tataas na yan. Okay. So, tumataas na rin yung price ng share. So, hindi na tayo bibili ng share, kundi ang ating points ang panlaban natin dito sa share. Uh-huh. So, ganun siya. Parang nag-invest tayo ng maaga. So, hanggang December 4 lang yan. So, ngayon, dahil nga may pandemic, meron itong mga offer na founders. Itong founders, mawawala yan kapag marami ng founders. Pag napuno na yan, kasi syempre merong mga members na yung iba is umalis. Syempre, nagbabawasan. Yung, kung ilan lang yung founders na share na dapat na meron sila, di ba? Uh-huh. Ngayon, syempre, pag nababawasan or mahina yung sales, konti yung bumili ng founders. Uh-huh. Kaya meron pa tayong chance para pumasok dyan sa founders. Once na napuno na yan, wala nang offer na founders. Yes. Oh, okay. So, kaya diba sabi nila, yung mayaman sa mga networking, yung mga nauna. Kasi yung mga nauna, bumili ng founders. Yes, kami yan. So, sali na kayo, join na kayo. Plus yung ating mga points. Importante, may founders ka, meron kang mga points. At syempre, growing the team. Kasi the more na maraming points, the more na marami kang share sa founders. At yung Diamond Director din, 3.3% naman. So, pag Diamond Director ka, maraming points sa buong mundo, marami kang members sa buong mundo, so yung points tumataas, so yung 3% is tataas din, yun ang paghahatian ng Diamond. Yes. So, karamihan ng most, lahat ng Diamond is member ng founders, at member din ng at Diamond din. Oh, so, okay. 5% na yung pinagsishare nila, malaki na, di ba? Diba? So, dun, kaya karamihan, gusto makarating dun sa taas. Mm-hmm. Kaya kailangan nating makarating sa taas, no? Kasi... Paano para makarating sa taas? So, eh, syempre, we need to focus. I'm just joking. It's okay. I mean, kasi diba, magiging kang executive pag meron kang right and left, and then yes. Pag meron kang 8 person, jade ka na.
O, diba? Yes. Then, 14 persons magiging sa park ka, right? No, well, not only 14 persons. Okay. 12 executives. 12 executives. Executive. Kailangan executive yon. So, okay, alam mo executive. Ba yung ibig sabihin ng executive? Yes. Okay? Okay, go. So, pag sinabing executive, yung apat, yung 12 na executives mo, kailangan meron din silang tigdadalawa. Ah! Okay, wait. So, in total, 36. Yes, 36 person. Para maging executive ka, kailangan syempre meron kang dalawang left and right. So, kasi nag-executive ako, naglagay akong left and right. Yes. So, next is, sinasabi sa akin, magiging Jade ako pag naglagay ako ng walo? Yes, maglagay ka ng walo, oo. And then, yung walo na yon, gawin mo ring executive sila lahat. Kailangan nila, ituro mo sa kanila, doon sa walo mo na yon, ituro mo sa kanila na magkaroon sila ng left and right. So, they become executives. So, pag nag-executive sila, yung gawin mo ng 12, no? Pag nag-executive lahat yung 12 na yon, you are sa par. Ah, hindi ko na kailangan maglagay. Okay. O, ituro mo lang sa kanila. Pero kailangan mo sila... Maglalagay ako para maging sapphire ako, maglalagay ako another 12. Pwede, oo, pwede. Pwede yon. Pero ituro mo sa kanila how. Ang best way is, kumuha ka ng, may join kang isa, turuan mong magkaroon ng dalawa. Yes. Once na meron na silang dalawa, turuan mo yung, ano na yon na turuan niya rin yung dalawa niya. Yes. Yes, yes. Then, once na turuan mo na yung isa na yon, hanap ka na naman ng isa. Okay, naman magkaroon ng dalawa. Turuan mo na naman yung dalawa, yung tinuruan mo, o nakakuha ka na ng dalawa. Okay, nakakuha na. Ang gawin mo ngayon, turuan mo rin yung dalawa mo. Ayun, akala ko, pag tapos ka na dyan, punta ka na naman sa isa. Turuan mo na naman. Huwag kang pupunta doon na agad nang hindi mo tinuruan. Akala ko lang ako yung maglalagay para maging... ano, yung down lang ko. So instead of I put it on myself, on my down, I'll give it to them yung dalawa. Yes. Yun ang gagawin ko, di ba? No, ang gagawin mo is, yung main mo na nakilala mo, no? Yung pinasok dalawa. Mo. Dalawa yung pinasok mo. Yung dalawang yan, turuan mo sila na magkaroon sila ng dalawa at turuan mo rin sila na magturo doon sa dalawa nila. Yun kasi lang dapat kong gawin. Yun dapat kong gawin. Yeah, okay. Hindi mo sila kayang bibitin lahat. Hindi mo sila mabibitin lahat. Kasi maraming gustong pumasok. But yung nagawa, yung dalawa ko, minsan isa lang niya ilalagay niya. So meron gusto pumasok. Instead, ilagay ko sa akin, ibalagay ko sa kanya para meron siyang dalawa. Yun ang pwede kong gawin Ang the best na gawin mo is turuan mo sila how to make their own. Hindi kasi yung mangyayari nga, marami pang gustong pumasok sa akin na under me, hindi under just sa mga downline ko. So, pwede mo rin ilagay mo sila sa'yo. Tapos para kayo ang isa sa'yo. Ilagay mo sila sa'yo lahat. Kasi later on, matuturuan mo sila. Oo, under you, so, not under them. Para yung sila, tuturuan sila. Tuturuan mo sila na magkaya na yung pinagawa mo. So that we can go. Kasi kung isip ka ng turo, naglagay ka lang, hindi ka mag-grow dito. Oo. Kahit ang dami mo pang mabenta, hindi yan mag-grow. Marami ako narin. Kahit ang dami pa nilang pagtinda pa sa mga dami. Kahit ang dami ko na-recruit na tao, hindi pa rin ako mag-grow. Hindi ka mag-grow hanggat yan ay hindi tumutubo. Hanggat hindi sila gumagalaw. Kaya ang gagawin nga, hanggat hindi sila maging teacher. Kasi yung networking is teaching. Yeah, I know. But, what do you call that? Kasi tuturuan mo sila. Tuturuan mo sila kung paano sila mag-i-introduce ng product. Tuturuan mo sila na paano nila ma-i-share sa iba? Hindi ko pwedeng trabahuhin mag-isa? Of course not! Hindi pwede talaga. Kasi ako yung team leader mangyayari, diba? So, parang mangyayari nga. Tulong-tulong kayo. Yun yung style ng karamihan na ginagawa ng mga, kaya palipat-lipat sila, diba?
Oo. Ah, hindi ko pa yung ginawa natin sa crowd. Tinutulungan natin lahat yung downline natin. Okay. Okay. Yung hindi nag-go, hindi yan mag-go. Mag-grow yan. Kikita ka ngayon pansamantalang konti. Then, ang mangyayari dyan, kumita ka nga, magkakaroon ka ng bad image. Kasi oh, mga tao nag-join, nag-umastos, wala silang kinita. No? Hindi nila alam yung gagawin nila. Hindi rin nila tinuruan yung iba. So, ngayon, ay wag ka na dyan, ano, nag-join ako dyan, walang nangyari sa akin. Kasi hindi ako tinuruan niya. So, magkakaroon ka, parang sinisira mo yung image mo. Kumita ka nga, sinira mo yung image mo. Then, mahirapan ka mag-grow. Kasi nilagyan mo ng bahid yung sarili mo. Na yan, ginoin tayo niyan, hindi naman tayo niyan tinuturuan eh. Oh, okay. Hindi, ang sa akin kasi, nangyari, which is, alam ko, it's not legal yung ginagawa ko sometimes, di ba? Yung, for example, kasi minsan gusto nila mag-join pero wala silang capital para magbayad. It's okay. Nagat mo? Yung kunyari, nakatulong ka. 8,000 yen, ha? Di ba? Ang laki nun. Gusto mo ba talaga? Gusto ko mag-20 pero ang laki, hindi ako makapasok. Sige, pasok kita, ako magka-capital sa'yo. Kaya dadami talaga ang tao ko dahil tinutulungan ko sila maging member eh. Kaya lang, ang tanong. Hindi ba bawal yun, di ba? Hindi yan ina-advise. Yes. At saka, hindi yan maganda. At saka, pansinin mo ha, pansinin mo, yung mga taong ginanon mo, tinulungan mo sila, di ba? Gumalaw ba sila? Nag-business ba sila? Oo, gumagalaw ngayon sila. Gumagalaw. Nagbebenta sila sa Italy, nag-sellstock sila, lahat sila. Mm-hmm. Habi ko lang sa kanila, bayarin nyo lang yung kinapital ko ha. Ngayon, nagugura sila, kumikita sila, nakatulong ako. Yung oh, feeling ko lang na, kaya ako nangangapital sa okay, kanila para matulungan ko sila magkaroon ng business. Mm-hmm. Okay din yun, but actually, hindi maganda. Magbenta lang sila, wag mo silang kapitalan. Magbenta sila, kung meron kang product, ibigay mo sa kanila, patindahin mo sila. Kasi if they want to be their own business, sila ang bibili ng membership nila. Yun, kaso nga, gusto nila magka-business, may mga tao talaga unfortunate, hindi makaya eh. Hindi. Yung product mo, ipabenta mo sa kanila. Ibabenta mo sa kanila, di syempre may commission na sila, papatungan nila. Ngayon, yung pinatong nila, yun ang i-member nila sa sarili nila. You cannot give fish forever. You have to teach them how to fish. Para nag-ano lang, yan yung trying to just help them start business. You know, no. Alam mo, yung tinuturo mo sa kanila, alam mo kung paano? Tinuturo mo lang sa kanila kung paano nila kainin yung isda na hinuli mo. Hindi mo sila tinuturuan kung paano nila hulihin yung isda na hinuli mo. Yes. Ay, hindi ko mag-get ng point. Sorry. Hindi mo mag-get? Hindi kasi sa akin. Kasi ganyan. For example. Okay, for example, ha? For example. Example lang kita. Bibili ka ng bahay. No? Bibili, halimbawa, meron, bibili ka ng bahay. So, yung gusto mong bahay, ang worth niya, for example, halimbawa, lahat ng binibili natin, syempre, may down payment. No? So, ang down payment, yes. So, kailangan meron tayong, bukod sa down payment, meron pa tayong reservation fee. No? Yes. So, dahil simpleng mamamayan ka lang, wala kang pang reservation fee. Kasi, for example, 10% ng presyo ng bahay na bibilin mo, kailangan mong mag-reserve. No? Usually, ang reservation, pag malaki-laki, 30,000, 20,000, ganyan. No? So, wala kang ganung halaga on the spot. No? So, kung ikaw ay ahente, no? At syempre, may mga knowledge ka na sa ganyan. Kung ito nga lang na pang reservation fee, wala siyang pang reservation fee. Kaya niya kaya na bayaran kung bibili talaga siya ng bahay kahit gano'n niya yung kagusto? Gets mo yung ibig kong sabihin? Yeah. Diba? Pero, so, no, walang pero, yeah. Ben. Ang tinuturo ng mga top networkers ito dito sa GoPro is hindi yan advisable. Yes, hindi yan advisable. Kasi for example, sa mga networking na to, hindi rin. Also on your personal development. Kasi for example ko sa'yo in my case, no? In my case, ang dami kong expenses, no? Ang dami kong expenses. Na, sumasakit yung ulo ko, paano gagawin ko? Kasi I'm a housewife, no? Wala akong work, no? So, hindi rin ako masyadong binibigyan ng ano ko, ng husband ko. Kasi,
masyado daw ako maluho. So, the fact na, ganito yon. Iniisip ko, anong gagawin ko, di ba? Alam mo ko anong ginawa ko? Mahilig akong mag-coffee, mahilig akong lumabas with my friends, no? Mahilig akong mag-shopping. Limit! Nag-stay ako sa bahay. Alam mo ko anong ginawa ko? Bumili ako ng GoPro. Na never kong ginawa yan in 4 years, no? Hindi ko yan ginawa. Dahil ang sabi ko, okay lang yan, marami sa YouTube. Maraming lesson sa YouTube, okay lang yan, doon na lang ako mag-aaral. Pero hindi. Kasi nung bumili ako ng $49 na GoPro 7-Day Challenge, $49 siya, so na-attract akong bumili. Sabi ko, okay lang yan kasi mga nasa Goseng o Rokseng yan. Go, sige, bili. And then nung narinig ko na yung mga lessons, syempre lahat ng mga speakers, lahat sila billionaires. No? Billionaires people. Paano sila naging billionaires? Ano yung mga ginawa nila? Nakarelate ako. No? So, kung talagang may gusto ka, kaya mo, lahat dyan may paraan eh. Lahat dyan may paraan. May mga dapat tayong i-give up sa mga everyday routine natin, sa mga ginagawa natin, sa lifestyle natin. I-give up natin yan para makuha natin talaga yung talagang gusto natin. Yun yun. Imaginin mo si Tony Robbins, wala nga siyang pagkain eh, wala siyang bahay. Pero yung $7 ba labi or $20? Napangkain niya, kasi janitor siya eh. $7, janitor lang si Tony Robbins on that time, no? Wala, $7 na lang ang pera niya. Eh, ang ticket ni Jim Rohn na aatenan niya is $7. Anong ginawa niya? Nagtubig lang siya. Hindi siya kumain. Bumili siya ng ticket ng event. Umaten siya doon. O ano ngayon siya ngayon? 700 yata. Ngayon? 700. Basta ganun. Basta 7 na to ka dollars. Pangkain na lang niya yun, ha? Hindi, as in talagang sense lang ang pera niya nun, labi eh. Sa documentary niya. Imaginin mo yon, hindi siya kumain, nag-water lang siya para maka-attend siya ng seminar ni Jim Rohn. Then after nun, o ano na siya ngayon? Diba? Billionaire siya ngayon, sikat siya sa buong mundo. Ganun lang yun kasimple. Sabi nga ng brother ko, no? Ganyan talaga yan, yes. Mag-aral. Yes. Yung brother ko, yung pinakabunso kong kapatid. As in, ang bahay niyan, house tree lang talaga. No? So, talagang nasa ilalim lang sila ng puno. Ano ngayon? Hindi nakapag-aral ang kapatid ko. Hindi yan nakatapos ng elementary. Pero kita mo ngayon. Pag sinearch mo sa Google, yung kanilang ano, Bombanis Farm. Ayan, farm niya yan, kanya yan. Ang bahay niya, grabing laki. May driver, may security guard. Talagang ano siya, businessman. Pati yung wife niya. No? Sabi nga niya, dumadanas sila. Sabi niya sa akin, ate, dumanas kaming mag-asawa na maghapon hindi kami nakain. Na pupunta lang sila sa kaibigan, doon sila makikikain. And then sabi niya sa akin, ate, na-remember mo ba na dati, pag nandito ka sa Philippines, nagbabakasyon, ayaw naming umalis ng bahay, nandito lang kami maghapon sa'yo? Sabi ko, oo, syempre, masaya naman ako kasi nandito kayo sa akin. Kasi ate, wala kaming pagkain. Alam mo, naiyak ako doon. Sabi ko, hindi ko yun alam, hindi ko yun naramdaman. Pero alam mo ngayon, ang yaman nilang mag-asawa, and I'm so proud. Proud na proud ako sa kapatid ko. Ang yaman nila ngayon. Nakadana sila ng ganun. So, yun yun. Sorry. Ako lang nakakakita. Oo. So, ganun yun. Hindi kasi nila kinikwento talaga yes. Yung ano. Kinikwento nila yung success nung successful. Oo. Pero, dapat talaga, inaalam natin. Kasi kung minsan tayong mga Pinoy, iniisip natin, kawawa tayo. Hindi natin kaya kasi yun eh. Hindi natin kayang bilhin yun eh. Hindi natin kayang abutin yung pampuhunan. Malaki kasi ang puhunan eh, yung ganun. Ganon, hindi na nag-iisip ng paraan. So, kailangan iisip tayo talaga ng paraan. Kasi sabi nga ni God, di ba? Lahat ng bagay may paraan. At andyan lang siya eh, i-guide niya lang tayo sa tamang daan. Yun.
Ay, thank you naman sa advice. You're welcome, Beng. Pasensya na. Kasi lagi akong gusto ko lang pag... baka, ewan ko lang, baka yung way... De, masyado ka lang mabait. Oo, mabait ka. Yes. Kasi sometimes, ano, you don't help them by doing that. I will not help anymore. Ayan, ayun baga, na. Hindi mo natutulungan yung... Just kidding, just kidding. Joke. Oo. Hindi yun yun. Ang point nila, yung sa bagay na ganyan, gusto mag-business pero parang umaasa lang. And at the point din, mag-business. Tapos, hindi gumagalaw. Oo nga. Kaya dapat doon, gumagalaw din siya. Oo, tama naman. Tama yun naman. Oo naman. Oo. Yun ang aking yung tinuro talaga siya. Oo, thank you naman sa advice. Hello, Nay. Yun ang tinuturo sa GoPro. So, talagang kailangan na, ano, yung, kung gusto nila mag-business, pwede silang mag-introduce ng product mo hanggang kumita sila dyan at once na may kita na sila, mag-join na sila. Sige, na nasasabihin ko. Kasi may mga nag-join na kasi, nagbebenta sila ngayon sila ng product nila. Eh, nila, kanina natin, in Junes, pero hindi ako nag-ask him for anything. Because I just want to help. So, nagbebenta na sila ngayon ng ano nila. Ngayon, ituturo ko na lang dahil nga may nilagay ako, naglagay siya ng dalawa, ngayon nag-ano siya sa Italy, nagsasabi sa akin, paano ko ilalagay ito? Paano yung left and right? Eh, wala naman ako. Alam doon, yun ang problema. Kailangan aralin ko. Yes. Napagtuturoan mo sila. Oo. Ayun. And then, ginagawa ko, dahil hindi ko nga maal, tanong na lang ako doon sa team nila. Tanong na lang ako, Grace, Grace, paano ba ito? Tapos, eto dito sa network, ang isa pa dito sa networking, dalawa yan, left and right. Tatrabawin mo yan lahat. Isipin mo, bago ka magkaroon ng 600, meron, ay, ng 35, isang cycle, meron kang 600 points dito sa kabila. Ibig sabihin, kung bibili sila ng basic, 6 dito, 3 dito. Okay. So, pag mag-isa ka maglalagay dyan, 9 yan. 9. Kumbaga, one day, mapapagod ka maglagay. So, dapat ang isang leg mo, nandun ka sa isang team. Okay. Yung team na yun is... may mga member. Kasi yun, para doon, hindi ka na gano'ng pagod, no? May dumarating ang points doon. Dito sa kabila mo, ito ang tatrabawin mo. Okay. Yun. At so, saka yun. Ano, marami ka palang, marami ka palang, Romana, mga kakilala, no? So, dapat, dapat pala ang gagawin mo, dahil gusto mo silang matulungan, gusto mo silang mag-success din, syempre, yun naman talaga yung purpose mo, diba? Dapat ang unang-unang mong tinatanong sa kanila, kapag tatandaan mo yung lagi nilang sagot pala sa tanong mo, no? Kapag ka nag-offer ka sa kanila ng business, at ang tanong nila sa'yo, ang sagot nila sa'yo, ay, naku, hindi ko kayang ma-avail yan, kasi ano eh, wala akong ganito, walang ganyan. Hindi mo na sila kailangan tulungan. Pero kapag ang tanong nila sa'yo, papaano yan, Romana? Yes, yun ang tinatanong sa akin kaya habi ko, sige. So once na ganon. Paano lang gusto ko mag-join? Paano ba yan? Mahirap ba yan? Mga ganon. Oh, so pag ganon, doon mo na i-approach yung ituro mo na sa kanila yung right way. No? Yung right way na para mag-success sila. Kailangan nilang mag-invest. Hindi lang sa effort. No? Kailangan nilang mag-invest sa sarili nila. Yeah. Hindi yung ikaw ang mag-i-invest para sa kanila. Kasi hindi yan magtatagal. Mag-give up din yan. Okay. Tapos yung effort and time mo nasayang. So, madidisga na. Kaya maraming nadidisga na sa networking kasi nadisga na sila ng maraming beses. So, lalo na silang na-down. Hindi lang konting down. So, hindi na makabangon. So, kaya talagang, ano, first time talaga daw, dapat talaga, ano, yung malaman natin yung right way. Yung seven steps, may seven steps na yung seven step ni Eric Worre. Maganda na matutunan mo yon. Kasi, kasi, ano yan, talagang applicable, no? And, marami kang matututunan talaga. Okay. Tapos yung laws of growth ni John Maxwell. Merong 15 laws of growth na kailangan nating alamin. At saka yung 7 step, yung
laws of growth to start, dapat alam natin yan. Thank you naman sa pag-ano. Thank you din. At may natututunan ako. Anytime. Lagi naman namin. Kasi chine-check ko ngayon ng website ko. Meron akong commissionable volume 600. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Na hindi ko alam kung paano kukunin yung mga commission na sinasabi niya sa akin. Yun. May 600. Ano ba ito? Sa share, turo mo atin naman. Sa share, may mga video dyan, di ba? Ano, start, getting started. Tinuruan ko na siya na mag-share. Hindi ate, doon sa share, doon ko na siya. May video doon sa getting started ate, meron doong video. Lahat ng instruction. Yes, nandun. Paano mo gamitin ang J-Mobile? Lahat. Paano? Ando doon lahat, ano Romana? Yeah. Watch mo lang yung video. Step by step. Hindi, alam ko yung sa J, ito kasi J-Mobile na nandito. Hindi, paano mo makukuha yung mga commission mo? Hindi, yung sa getting started. So. Halimbawa, ang problem mo. Pero ito natutunan ko na kung paano maglagay ng left and right. So, tinuro sa akin ng team leader. Tapos, may mga points, kasi may mga commissionable volume points, may mga ganun. May 600, hindi ko alam kung ano yung mga yun. And then sa ayan, Ramona, ano yung else? Pumunta ka sa, yes, ano, J-Mobile mo, getting started. So, pagbili sa mobile mo, nandyan getting started dito, getting started. Pag i-click mo yan, nandyan lahat ng instruction video kung paano gagawin. Lahat. Okay. Yes. Okay. Yan yung sinasabi ko. Andyan lahat. Papanoorin mo yan lahat. Andyan lahat. Hindi ka na mawawala. Pag getting started ka ng book. Okay, paano yung pag... Kasi may tumawag sa akin sa banko na gusto niya ilagay yung commission na natatanggap ko yata. Eh ngayon, mali yata yung naibigay ko. Sabi ko, pwede ba pang... Diyan na lang muna sa Junes yung mga kung ano yung bibigay na ano sa akin commission. Kasi iipunin ko na lang sa Junes, sabi ko sa kanila. Pwede naman yun, di ba? No, nagpa-flash yan. Nawawala yan within 6 months. Six months. Yes. So, kailangan, yung mga commission mo na yan, mapasok yan sa account mo, sa bank account mo, or magamit mo siya, maibili mo ng product, ma-smart delivery mo siya, or mailagay mo siya sa account mo bago mag-anim na buwan. Magpa-flash yan, mawawala yan. Panoorin mo yung video. Nando doon. So getting started, no? Sige, getting started. Lahat ng video, panoorin mo. Mm-mm. Kasi yan yung unang start, how to do the business. Nandiyan lahat. I-watch mo siya. Hindi ka na kaso mawawala. Kaso ano nangyayari? Every time binubuksan ko ito, dumidirect sa... Di ba bubuksan ko itong... J-Mobile ko. Pagbukas ko ng J-Mobile ko, umaano na mismo yung, kung ano yung mga, ano ba yan, nawala. Getting started. Ayan, asin yung getting started ka, right? Nasa app. Nasa app. Asin getting started siya. Makikita mo yan agad. Pag binuksan mo ang J-Mobile, may getting started. Hindi. Share yun eh. No. Dito. Mo yung more. Yung more. May more? Ayan, yes. Sa more. Ayun, get me started. I got it. Thank okay. You. Yes. Panoorin mo yan. Ang daming video dyan. Nandyan lahat. Pag-aaralan ko naman. Alright. So, ay, siguro yung mga... Ating ano today? Thank you. You're welcome. Mag-aaral tayo. So, mag-join ka na lang dito sa ano namin habang nag-aaral kami. Oo, join ka rin. Okay. No problem. Oo, ibigay ko yung kanina. Na lang ate yung ano, yung... Hindi, ano mag-join sa ano natin, sa group, para pag nag-message ka, Labi, na meron tayong Zoom, ganyan. Ayun, sa ano pala. Oo. I-add ko siya. I-add mo siya, ate Norm. Oo, na marami. Ayun, na commission report. Para kahit lahat na makinabang sa ano. Kasi sa ano lang. Oh, yay! I-add ko siya. O, ayan, masaya na siya. Yay daw. Pag may web tayo, kasama siya. Ay, yung mga downline mo, ate. Mga downline mo, kahit yan sa isa mong ano. Pag nagtuturo... ako ng ano, personal development, i-join mo na rin para hindi na mahirapan sila. O para hindi ka na rin ate mahirapan mag-explain.
Oo, sige. Na yung start nila, hindi na sila yung, ay, kasali na natin si Maan yung mga downline. Oo, sila. Yes, yes. Yes. Oo, oh, yan. Isama mo na siya, Ramona. Isali mo na sa group natin. Sa, kasi nag-ano naman ako, na ako naman is nagpa-practice. So, makakatulong na sa inyo habang nagpa-practice. Nagpa-practice siya, nakatulong pa siya. Ako din mag-practice, din ako mag-practice. Magaling na ako, te. Wow, thank you, ate. Mwa-mwa, sulit. Okay, sa susunod, anong araw ba ngayon? Tapusin ko lang yung mga ano ko, sabi ko sa'yo, mag-ano na ako eh. Ano na siguro, kaya inalis na ako doon sa ano, diba? Sa trabaho kong yun. Kasi may purpose na sa akin. Kasi sabi mo, te, gusto mo nang, before that, sabi mo, gusto mo nang mag-stop. Naalala mo, sinabi mo. Yes! Yan na yan. Oo, good start na yan, te. Yes. Alright, so okay. Ito na yung right. Natin. At so, may appointment pa ako. Ano, kung kailan pa tayo, maybe one more this week. Okay. Yeah. I'm not available on 4, 5, 6. Meron kasing ano si Naomi, meron siyang rehearsal ng gymnastic niya. So, busy ang lola. Next week, anytime. Mag-aano naman kami ni Ramona. Mag-aattend kami ni Ramona. Andito rin lang naman ako nakatira na kay Mona. Ano bang araw ngayon? Tuesday? Oh, yung ganitong Tuesday, day. Monday, Tuesday, wag lang Friday and ano, medyo may schedule. Okay. At saka meron akong ginawang ano, meron akong ginawang podcast. Panoorin nyo, pakinggan nyo, 4 na video ng tinuturo ko doon. Yun naman is yung 15 laws of growth. So, pwede nyo i-share sa mga friends nyo na kasi doon matututunan na nila kung paano yung personal development. Okay. Audio lang siya, 15 minutes or ano, basta i-post ko natin nung minsan i-share nyo na lang kay Ramona. Okay. Ay, thank you naman, mga darlings. Mm-hmm. Oh, share lang, babe. Para sa ating lahat yan. Hindi ko lang ginagawa ko. Matututo ka dito sa group natin. Basta wag mong kakalimutan, Miss Romana, Romana? Ramona? Ramona. Miss Romana, Ramona, na ano. Wag mong kakalimutan yun na ano. Teach them to fishing. Ano? To fishing. Fish. Namimingwit. Turuan mo silang mamingwit. Yeah. Turuan mo silang mamingwit. Teach them how to fish. Yun. Yun. Yun na nga. Yun na nga yun. Diba? Oh, yan. Hanapin mo sila sa ano, sa YouTube, Ramona Ohashi. Okay. Next. Okay. Para makilala mo si Miss Mona. Wow. Okay, yo. Sige. Ina-advertise mo ako, ha? Yes! So, ano, Ramona, sana ma-check mo tong ano, ati Norm, itong sa Par Success Promotion. Maganda. Okay. Ito yung kanina na sinabi nila. So, kapag may time kayo, huwag nyong kalimutan na i-open yung inyong J-Mobile para makita ninyo kung ano yung mga dapat nating gawin. No? Yes! Para mag-rank up tayo. Okay, guys? Yes! So, may lesson natin yes. Dyan sa J-Mobile. Okay? So, mamaya naman, okay, ipopost namin or si Labi siguro, baka ipost niya yung kanyang, tawag yan, yung lesson kanina sa Sapphire meeting. Kasi ando dun lahat ang schedule kung kailan ulit magkakaroon ng meeting. Oh, tumatawag sa akin ang cartier. Sige, okay. Okay, guys. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Bye. Kasi naman sa mukhang wala ka. Ayan na. Hindi ko na pinakita yung haggard ng mukha. Ganun. Yung picture yan ko na lang. Okay. Alright, guys. So, sandali. Thank you for teaching me. Na. Sandali. Nag-picture na kayo? Nag-picture na? Yes. Ako, pinicturean ko dito. Okay. Bubbles. Bye. Thank you. Thank you, Labi. Bye. Thank you, Ate Norm and Miss Ramona. Thank you. Bye. Thank you so much. Si Ai-chan. Hello. Thank you. Okay, bye. Thank you, Labi. Bye. Bye-bye. Thank you, Labi.
Okay, so our meeting is done. So meron naman akong another appointment today. My name is Florida Aikaji and I am Generation Young. Thank you so much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood ng aking live. Hello, Jo! Ang aking madir nag-watch. Hello, Nay. Kuya Johnny. Hello, Miss Jessica. Miss Lisa. Oh, my classmate Larry. Hello. And Muhammad, Ate Lisa, Legna, okay, Ayuminusang, and bye! Give my hug to kids, ne? Okay, I miss you guys. Thank you so much. Have a wonderful day. Okay, see you again next time. Maraming marami pong salamat. Thank you.